Halos 50 private armed groups ang binabantayan ng PNP na posibleng manggulo habang papalapit ang 2023 barangay at SK elections. Nasa frontline balitang iyan si Brian Castillo. Naka-alerto ngayon ang Philippine National Police sa posibleng panggugulo ng private armed groups sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan elections sa Oktubre. Sa datos ng PNP, tatlo ang kumpirmadong aktibo at may record na ng paghahasik ng gulo, habang 45 ang binabantayan bilang potential private armed groups. Itong mga private armed groups na ito, syempre based on record natin, ay involved din sa mga murder cases, sa mga harassment cases, especially during elections. Pwede rin gamitin sa ibang pamamaraan, pwede personal, pwede rin sa mga business rivalry. So yan, tititingnan natin yan. Kabilang sa mga binabantayang rehiyon dahil sa banta ng private armed groups ay ang Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Caraga at ang Bangsamoro Autonomous Region. Kalimitang iniuugnay ang mga private armed group sa election-related violence, lalo na sa mga gulong may kinalaman sa local races. Gusto natin dyan ay magkaroon ng tinatawag natin na intelligence-driven law enforcement operation. Kailangan magkaroon ng mga search warrant operations para makuha natin yung mga illegal na armas sa kanilang pag-iingat. Isa sa mga hakbang na ginagawa ng PNP para mabuwag ang mga private armed group ay ang kampanya laban sa loose firearms o yung mga hindi rehistradong armas. Ngayong taon lang, halos 11,000 armas na ang kanilang nakumpiska sa buong bansa, habang higit 3,000 ang naaresto mula sa kaliwat-kanang operasyon ng PNP. Nanawagan naman si PNP Chief Benjamin Acorda sa publiko na makipagtulungan at magsumbong. Binigyan natin ng focus yan, accounting of dealers firearms, yung identifying of these areas of concern na dapat bantayan natin, and bumababa tayo sa mga komunidad to appeal to them na kung pwede isumbong kung sino yung most likely na mga involved. Kaugnay naman ng paghahanda sa barangay at SK elections, bubuksan na ng Commission on Elections sa Hunyo ang application para sa gun ban exemption. Base sa COMELEC Resolution 10918, kailangan ng Certificate of Authority mula sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns ng COMELEC para makapagbitbit ng armas. Bukas ang application mula June 5 hanggang November 15. Maaga natin pagbukas ng applications. This will ensure that only the right people will have the authority to carry firearms in order to protect themselves or in order to protect the property that are in charge of keeping safe. Ang paglabag sa gun ban ay itinuturing na criminal offense na may parusang 1 hanggang 6 taong pagkakakulong at posibilidad na matanggalan ng karapatang bumoto at habang buhay na disqualification sa paghawak sa public office. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.